mga ka-TFT, isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng kusinerong Pinoy Restaurant. Hanap niyo ba'y masarap na bubble tea ngayong summer? Punta na sa kanilang branch sa Albarsha sa likod ng City Max at Mall of the Emirates para matikman niyo na ang iba't ibang masasarap na bubble tea flavors sa presyong abot kaya. Tunay ang sarap na inyong babalik-balikan sa kusinerong Pinoy Restaurant. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. UAE inaprobahan na ang booster shots ng Sinopharm COVID-19 vaccine. Apat na OFW patungong UAE na harang sa immigration matapos makitang peke ang mga dokumento. Vice President Lenny Robredo nagpaturok na ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Kuwait, tatanggalin na ang mandatory quarantine para sa mga pasaherong na bakunahan na. Pokwang nag-alok na patirahin si Miss Universe Myanmar sa kanyang tahanan. At para sa mga detalye, inaprobahan na ng UAE ang pagtuturok ng booster shots o ikatlong turok ng Sinopharm COVID-19 vaccine. Ayon kay Dr. Farida Al-Hosani, official spokesperson of the UAE health sector, ang naturang booster shot ay maaari lamang iturok sa mga nakapagpaturok na ng dalawang dose ng bakuna matapos ang 6 na buwan. Uunahin sa naturang booster shots ang mga nakakatanda at mga taong may malubhang karamdaman. Samantala, hinarang ng Bureau of Immigration ang 4 na OFW na napag-alama ang peke ang mga dokumento ng mga ito. Nakaturist visa ang 4 na OFW na tinangkang magpanggap na patungo sila sa Maldives para magtrabaho. Pero ayon kay Commissioner Jaime Morente, ang mga naturang OFW ay pupunta talaga sa UAE. Napag-alaman ng mga otoridad ang isa sa mga ito ay nagbayad ng 37,000 pesos sa kanyang recruiter, habang ang isa naman ay dati nang na-repatriate pauwi ng UAE noong 2020 at nagbaka sakaling muling makabalik sa abroad. At para sa mga detalye ng iba pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Sunayman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at sabaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.